na napaisip ka na ba bakit nga may mga pagkakataon na parang tubig ang ibinubuga mo tapos minsan naman ay parang bato nga sa sobrang tigas? Well, minsan naman ay kulay brown, minsan yellow, minsan nga ay black, white, o kaya nga ay green. Well, sa video nga natin ito ay alamin natin ang ibig sabihin ng inyong mga dumi. Well, syempre, saan pa ba yan? Eh, dito lang sa kwentong aha. At ako nga pala ang inyong kuya, si Kuya Eddie, back for another kwentuhan. And with that, simulan na natin. In general nga, may dalawang components ang inyong mga dumi na syempre may ibig sabihin sa inyong kalusugan. Una nga, syempre ay ang texture ng inyong dumi, kung sakto ba yung pagkakatimpla niya na kung medyo sobra nga sa tubig kaya nagiging mamasa-masa, kung totally puro tubig at wala ngang laman o kaya naman ay sobrang tigas syempre. Pangalawa naman ay yung kulay nga nito. Yellow, brown, white, black, reddish brown, at syempre nga green. Well, unahin na nga nating talakayin yung texture. Number 1 nga, yung itsurang parang malalaking mani. Buo-buo sila, parang sa kambing nga, pero malalaki. Well, last week ata ganito yung akin at medyo mahirap nga silang ilabas. Well, kung ganito po ang inyo, ibig sabihin niyan constipated nga kayo at kulang sa tubig. Kung sakali naman na ilang linggo na ha, na puro nga ganyan ang inyong ebas, dapat siguro magpatingin na kayo sa doktor para malaman ang sanhi. Bakit ganyan ang inyong ebas? Number 2, yung mukhang sausage na ebas pero marami siyang bukol-bukol nga o lumps. Alam nyo medyo mahapdi rin ilabas ito kasi ang ibig sabihin yan kapag ganyan ang ebas ninyo constipated rin kayo. Well, muli ay makabuti kung dadagdagan ninyo ang inyong tubig at fiber nga sa diet para nga lumambot-lambot naman at madaling ang dumaan sa inyong mga butas kahit walang langis. Number 3, mukhang sausage pa rin pero may crack-crack nga sa gitna at mas malambot ito kaysa dun sa number 2. Well, kung ganito nga ang inyong ebas, maswerte rin kayo dahil para nga sa mga doktor ay normal lang yan. Well, dahil hindi katigasan at hindi rin yan kalambutan o sa madaling sabi nga saktong-sakto ang timpla. Kaya within a minute, itiyak lulusot agad yan sa inyong mga butas. Number 4, mukhang sausage pa rin na medyo mas mahaba nga o in short, parang footlong. Well, ito nga ay isa ring ideal na itsura ng inyong mga ebas at sana hilingin nyo na at least once in 3 days makapagpalabas kayo niyan kasi nga yan yung ideal na ebas. Number 5, yung parang chicken nuggets ang itsura pero balut nga ng parang jelly-jelly. Well, napakadaling lumabas ng ebas na yan pero yun nga yung problema dyan. Sa sobrang daling ang lumabas niyan, medyo mahirap pigilan yan kumpara sa mga normal na ebas. Kaya naman, talagang mapapatakbo ka sa inyong mga banyo. Well, ibig sabihin, pag ganyan ang inyo, may mild diarrhea na kayo. Pero don't worry dahil most of the time, mabalik rin yan agad sa normal within days. Number 6, yung parang hinalong semento nga ang itsura o walang porma dahil sobra nga sa tubig. Well, kung ganito nga ang inyong ebas, malamang 3 beses nga pataas kayo kung maupo sa inyong mga trono. Well, kung yan nga ang kaso, uminom kayo ng maraming tubig para mapalitan yung nawala sa inyo. Well, makatutulong din sa inyo ang mga fruits and good kinds of soup. At number 7 nga pang huli para sa inyo ng inyong ebas, yung totally tubig na yung itsura niya. Well, ito yung pinakamahirap ngang pigilan sa lahat, yung akala mo utot lang pero may kasama na pala. Well, sigurado kung ganyan nga ang ebas ninyo, masakit ang tiyan nyo. Kaya naman kung tuloy-tuloy na ganyan pa rin ang inyo for more than 2 days, mabuting magpakonsulta na kayo sa inyong mga doktor. And now, punta naman natin yung mga kulay. Ano nga ba ang normal na kulay ng ebas? Para po sa inyong kaalaman, nakadepende kasi ang kulay nga ng ebas natin sa ating mga diet at gaano nga karaming bile ang nandoon. Well, ang bile po ay isang yellow-green na fluid na tumutulong nga sa pagtunaw ng mga fats na ating kinakain. Ibig sabihin, dapat inire-reflect ng kulay ng inyong mga ebas ang mixture nga ng colors ng inyong kinain. At syempre, gaano karaming bile nga ang nandoon. And with that, almost any shade of brown ay normal na kulay. At sa maniwala nga kayo o hindi, kahit green okay lang din yan. Lalo na nga kung minsan lang naman. Ang green kasi na kulay nga ng ebas ay maaari ring indikasyon na marami nga kayong nakaing green vegetables. Pwede ring maraming green na food coloring nga ang inyong kinain. Kaya
green ang inyong ebas? Well, nung bata nga ako, may chichirya akong paborito na kulay green, kaya laging green nga yung akin. Kung mamula-mula naman ang inyong mga ebas at kumain nga kayo ng pagkain na maraming food color na red, o kaya naman ay uminom nga kayo ng color red na gamot, well, okay lang din yan. Lilipas rin yan sa inyong next na pag-ebas. Pero, kung laging red nga ang inyong produkto, tapos wala naman kayong kinakain pwedeng magpapula doon, magtaka na nga kayo. Pwedeng dahil yan sa pagdurugo nga ng inyong large intestine, o kaya naman ay sa bandang buka na nga ng inyong malingasaw na butas. Well, kung yan nga ang inyong kalagayan, mabuti na kumonsulta na kayo sa inyong mga doktor. Well, kung kulay itim naman ang inyong ebas, pwedeng dahil rin yan sa iron supplement na iniinom ninyo kung umiinom kayo, o itim nga na pagkain na again kinain ninyo. Pero kung wala nga kayong iniinom o kinain na pwedeng magbigay sa inyo ng kulay black, subukan nyong kumonsulta ulit sa doktor, dahil ang itim o dark maroon at sobrang nga maamoy na ebas sa isang indikasyon ng pagdurugo sa high part ng inyong digestive tract, tulad nga ng tiyan o stomach. At syempre ang panghuli, any light colors na parang cream o kaya ay puti. Well, kung sa mga breastfed nga na baby, normal lang yan. Pero kung sa inyo nga nangyari, pwedeng ibig sabihin yan ay sobra-sobra na sa taba yung diet mo. Pwede ring ibig sabihin yan, nahihirapang i-absorb nga ng katawan mo ang mga nutrients sa iyong imong diet. Kaya kung magagawa mo nga ay makabuti na magpatingin ka na rin sa inyong mga doktor. Well, buti na lang yung akin nga kanina ay brown naman at sakto lang naman. Well, kayo, anong madalas na texture at kulay ng inyong ebas? Well, kung gusto nga ninyong sabihin at i-share, okay lang naman, walang masama. Pero kung ayaw nyo, wala ding problema. And, well, again, kung may natutunan kayo at nagusto nyo ang video natin, napakalag naman po. And of course, mag-subscribe na nga kayo para updated kayo lagi sa mga bago nating kwentuhan. And with that, batiin na natin yung mga nakasama natin sa nakaraan nating kwentuhan. Salamat po ng marami sa inyo. And once again, ayaw nga muli ang inyong kuya, si Kuya Eddie, na nagsasabing, aha, may bago na naman akong nalaman. Thank you so much for watching and listening. Goodbye.